Hi guys, habang nagmumuni-muni, naisip ko na ipasilip sa inyo yung ating house renovation. Hindi naman to major house renovation, kundi may mga pinagawa kami dito sa bahay na nakunan ko ng mga picture at gusto kong may pakita sa inyo para maisama natin sa journey natin. And then next na pan po is yung ating house tour. So, ito muna, house renovation muna yung ipapasilip ko sa inyo. Ayan, nag-start na si Daddy Chris mag-plano kung ano mga dapat gawin. Tapos, ipapakita ko sa inyo yung mga before. Ayan, sa kitchen yan. Tapos, itong lababo, dati siya nasa labas. Next, ayan po yung kisame niya. So, pansin nyo, wala takip. Tapos, ito yung parte sa likod, malapit sa CR. Ayan, ang una-una po namin pinagawa is yung tubo po ng tubig. And then, sa loob naman po, ayan, tumulong na si Princess mag-kiss-kiss ng pader. Ayan, nag-umpisa na rin po kasi dyan mag-partition ng mga kwarto. Ayan, nandiyan si Princess. Kasi natulong po kami dyan para mapabilis. Ayan, nakamasilya na rin ng onti sa pader ng mga panahon na yan. And then, tumulong na rin ako sa pagpipintura para mabilis na matapos yung loob ng bahay. Next po is, pinatibag na po natin yung lababo. Ayan. And then, yung isang kuya po is nag-aayos na electrical. So, yung mga taksakan, pinaayos ko na din. Tapos, syempre, magta-tiles na po sila. Ang ating mga pangpaswerte, dapat inuuna na natin yan. Mauna tayo. Ngayon sa entrance po, nag-living ako. Ayan. So, nag-umpisa na silang mag- tiles. Nakaka-excite na, nakakapagod kasi kami lahat ang nag-canvas at bumili ng mga materials. Ayan. So, nakapag-clips din ako ng mga biyahe-biyahe namin ni Daddy Chris. Sige. Ayan yung mga materials. Pinapadeliver lang namin yung iba. Yung iba naman pinipick up namin. Kami mismo ni Daddy Chris. So, yun ang parte na magkukusina na sila. Ayan. So, kumuha ako ng clips ng mga before and after. Before, mga before. And then, yan. Sa parte na yan ng kusina, nagtibag na sila dyan para sa mga tubo ng tubig. Ayan. So, lababo na po yan. Ayan. Ako naman ang ginagawa ko, sinusukat ko yung mga gamit para magkasya dyan sa lababo. Una kasi sa gilid yung ref, tapos yung mga washing. Ayan, so, bali na mga panahon na yan, kisame na yung inaano na, na inaayos. Ayan, okay na yung lababo natin. Ayan, so, pinicturean ko rin yung kisame para makita yung before. Hi guys! So, ayan na. Nakapag-box-box na ako ng mga gagamitin. Ayan, wala nang laman yan. Nai-box-box na namin ni Princess. Ngayon naman, ang gagawin ay mag... Ayan. Magsusort na naman tayo ng mga damit na yan. So, this time talagang kailangan na namin mag-let go ng ibang mga hindi na ginagamit talaga. Kasi, ipamimigay ko na talaga siya. Tapos, ipaminigay ko na talaga siya. Tapos, yung iba, Jesus, yung iba, yun yung dadali namin doon sa kabilang bahay. Kasi guys, nalalapit na yung aming paglipat. Ang target date namin is ngayong 18, after ng birthday ni Princess. Kasi maganda yung araw na yun. Bukod sa Tuesday siya, 18 siya. Maganda yung date na yun. Tapos, ngayong May, full moon hanggang 26. So, magandang date ng paglilipat ng bahay. So, ayan. Ayun, nakapag-umpisa naman na kami ni Princess na nakaraan magligpit na iba pa nga mga gamit. So, na-i-box-box na namin. This time naman, yung mga damit-damit naman. So, para pagdating ng time na lilipat na kami, mabilis na lang namin mabidikdik yung mga kailangan namin.
And so, habang ako ay nagliligpit na at nagre-ready sa paglilipat namin, syempre, kinukuhanan ko pa rin ang update lahat ng mga nagaganap sa kabilang bahay. Ayan. So, makikita nyo, bukas na yung laundry area natin. And then, syempre, pakita ko rin yung mga kalat. Kasi pagkatapos ng mga trabaho, guys, ang kalat. Ayan na si Daddy Chris, naglilinis na siya kasi ready na po kami sa time na yan maglipat. Syempre, dadaan mo na yung birthday ni Princess. Ayan natin siya mag-wish. Ang haba ng wish ni Princess. Kinunan ko rin po ng video yan, pero clips-clips lang guys kasi hindi ko nakuha na ng buo talaga, sobrang busy. Pero gusto ko pa rin, may memory pa rin kami ng 12th birthday ni Princess. Yay! And syempre nakabit na rin yung ating screen door. Kailangan ng screen door guys kasi mga langaw, lamok, syempre. And then, syempre, pinakabit na rin yung ating internet. Yan, importante sa buhay natin ngayon, ang internet. So, ayan guys, kung napapansin nyo yung labas, hindi pa namin masyadong ginalaw. Inuna muna namin yung loob. And sa mga panahon na to, May 18 na to guys, nakalipat na po kami dyan. So, napansin nyo, nandyan yung mga halaman ko. Ayan, yan. Wala pa kami talagang ginawa masyado dyan sa labas. So, ayun guys, March, nag-umpisa yung pag-aayos dito sa loob ng bahay. Una kasi namin ginawa is yung pag-partition ng dalawang kwarto and then pag-pintura. March pa lang po, na unti-unti na namin bili yung mga materyales, nakapag-ready na kami. Kumaga, ang iniipon na lang namin is yung bayad sa labor ng gagawa. Kasi ang labor naman po guys, hindi naman yan nila agad-agad kinukuha. Pagkatapos po ng gawa, saka po yan nila kinukuha yung bayad nila. May mga time lang na nagka-cash advance sila, pero hindi naman yun buo. Kaya nagkaroon pa kami ng time para makapag-ipon pa. So, ganun po yung ginawa namin kasi wala naman po kaming perang pang isang bagsakan sa gastos nito lahat. Magastos po talaga kapag nagpagawa ka kahit hindi siya major na renovation, pero medyo magastos pa rin. Kaya if ever na gusto niyo magpagawa ng bahay, mag-ready din kayo ng budget ninyo. Pero kung gusto niyo naman, kung meron na kayong alam na tao na gagawa, kunin nyo na sa kanila kung ano yung mga materials na kailangan ninyo. And then, ganun yung gawin nyo ka guys sa ginawa namin na paunti-unti nyo bilhin. Kung nga kapag may budget kayo, may extra, bili na kayo ng tiles nyo. And then, sunod yung iba pang mga materials na kailangan. Ganun, paunti-unti nyo na siyang bilhin. Para ang isipin nyo na lang, labor nyo lang, yung bayad sa labor. So, ganun yung ginawa namin guys. Kaya, ayun, natapos yung bahay na medyo okay naman, masaya naman kahit na may mga dumaang mga problema. April and May, may mga dumaang problema nung time na yon nalagpasan namin at natuloy-tuloy yung pagpapagawa ng bahay kasi nga, na-ready na namin yung mga materials.